mga kababayang Tagigenyo, patuloy ho na makipagtulungan sa inyong barangay health emergency response team, sa inyong health center, sa inyong barangay, sa inyong mga kapitbahay, sa ating komunidad. Sama-sama ho, kaya natin pababain ang kaso sa ating lungsod. Kaya ho natin tulungan, gabayan ang lahat ho ng mga kaso ng hospitalization. Kailangan ho, seryosohin natin ang pagpasok nitong ECQ para sa ganon, maiwasan ho natin at patuloy bumaba ang transmission. Ang isa hong susi para ho malagpasan ang pandemyang to ay talagang mabawasan ho yung paggalaw, pag-ikot, pagkilos sa ating lungsod. Ang virus ho na COVID ay hindi ho nabubuhay sa labas ng tao. Kailangan ho niya ng isang tao at lumipat para ho magkaroon ng transmission. Pero pag hindi ho nagkaroon ng transmission, tulad ng nagawa natin dati, pag nababa ho natin ang transmission, pag walang malipatan ang sakit, pag hindi ho mahawa ang iba nating mga kasamahan, tuluyang bababa na ho ang ating mga kaso. So mga kababayang Tagigenyo, nagawa na ho natin to dati. Nagkaroon ng mga surge, ngunit ang lungsod ng Tagig, napababa ho ang ating mga kaso. Bumaba siya ng bumaba hanggat halos single digit na ho ang ating mga numero. Alam ko ho sa pakikipagtulungan sa ating pamilya, sa ating sityo, sa ating barangay, sa ating komunidad. Itong mga susunod na araw, pag tayo ho ay nagstrikto, makikita ho natin bababa ang mga kaso, luluwag ang mga ospital, mapapagamot natin ang mga kailangang gamutin. Meron ho tayong mga quarantine facilities, meron ho tayong telemedicine. Take advantage po niyang mga programa na meron ang pamahalang lungsod. Mga kababayan, para ho lubusang maintindihan pa ang mga naging kaso ho natin, ito po ulit si Dr. Jun C., ang head ng ating City Epidemiology and Disease Surveillance Unit. Importante ho na maintindihan ano ang mga common cases ng transmission sa ating lungsod para ho hindi pa ulit-ulit yung ating mga pagkakamali at para naiintindihan natin paano nagkakaroon ng mga hawaan sa ating lungsod. Doc Jun? Maraming salamat po, Mayor. Ang kasong tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa isang 57-year-old na lalaking barangay tanod na nakaranas ng lagnat, pag-uubo at hirap ng paghinga. Pagkalipas ng ilang araw, mahahawa po niya ang kanyang asawa na makakaranas din ng lagnat at pagkaubo at tuluyan na ma-hospital po ang mag-asawa. Nang malaman po ng ating Ernest na nasa hospital na po ang ating couple, ay nag-initiate na po ng contact tracing at testing doon po sa compound. Sa compound po, later, malalaman natin na 13 out of the 25 na residente ng compound ay magpapositive po. Ang transmission na nagaganap sa pamilya kadalasan ay dahil sa hindi natin naobserbahan ang paggamit ng maskara habang kumakain po ang buong pamilya at syempre po, nawawala na po ang social distancing. Kaya kung ang trabaho po natin ay isang high risk na trabaho, ibig sabihin po, madalas po tayong nakikisalamuha sa iba't ibang mga tao sa ating komunidad, kailangan po na obserbahan natin strictly ang paggamit ng minimum health standards kagaya ng paggamit ng maskara, ng face shield at ang social distancing upang hindi po natin mauwi sa ating pamilya ang sakit na COVID.